Hello guys, welcome back to my channel. Again, this is Rob, your real estate partner, to give you some information about property investment. So today, ang pag-uusapan po natin ay ang mga iba't ibang tips or mga bagay na dapat po ninyo i-consider when acquiring your own property. So this is based on my experience as a real estate agent. At ito yung mga bagay na mga sinasabi sa amin ng client namin and kinukonsider nila. At syempre, based din as to my experience bilang mahilig din mag-invest sa mga property. Number one on my list would be choose a good property location. Siyempre, dapat nearby siya sa lahat. Shopping malls, schools, hospitals, market, even from your work if you're working locally. Alam mo kung bakit? Kasi for me, dapat kung titirhan mo yung bahay, at dapat i-picture out nyo yung sarili mo na nandun kayo ng family mo at convenient yung lugar na yon para sa inyo. Andun lahat ng kailangan nyo. Plus factor din kung ang mabibili nyong property is kompleto yung amenities. Ibig sabihin, merong mga clubhouse, swimming pools, sports areas, jogging areas, gym, and etc. Kasi in terms of investment, this will be an additional or a factor na makakadagdag sa property value mo in the future. So yung binili mong property ngayon, baka pagdating sa ilang taon, like 1 to 2 years, doble na pala yung presyo niya. So, yun yung mga kinukonsider. Second naman sa kinukonsider ko at tips ko naman din would be know your budget range. So, importante to kasi dapat alam mo kung magkano lang yung kaya ng budget mo at para bilhin yung property na yun. So, dapat lagi mong babalikan kapag magde-decide ka kung kaya ba to ng budget ko. Wala ba akong maapektuhang mga bills na mga bayarin ko or mga commitments pag binili ko ba dong property na to. And speaking of commitments, a house acquisition kasi is a long-term commitment. Let's say you bought a house or bumili ka ng bahay at through a financing loan. So meaning it will be tied up to 15 to 20 years depending kung ano yung ma-approve sa'yo. So yung terms na yon dapat regular mong mababayaran or committed kang mabayaran yung monthly amortization mo or else yung financing provider mo will be forfeiting your property. And by the way, I will be creating a video dun sa mga payment terms na yon na it will give us an idea kung paano ba magbigay ng mga payment terms yung iba't ibang financing provider natin for a housing loan. So watch out for my video there and please click subscribe and hit the notification bell button para ma-update ka kapag nag-upload ako ng bagong video. Number 3 would be dapat nagkaroon ka rin ng konting research about sa developer's record. Bakit? Bakit importante ito sa akin? Kasi sila yung mga magiging kadil mo dito. Sila yung magte-turnover, sila yung magde-deliver ng bahay sa'yo. Whether dapat kompleto ba yung turnover nila sa'yo? Nasa timeline ba? Yun ba yung napag-usapan ninyo? So dapat meron kang historical record na pinagbabasihan kung yung developer na to ay sumusunod sa kanilang mga pangako or yung mga sinasabi nila during selling a house. So dapat nag-research ka na about sa developer na yon para makaiwas sa sakit ng ulo. Next on my list would be work with a reliable real estate agent. So mas okay sana kung meron tayong relative or friend na or family members na nagre-refer sa atin ng agent na will help us, 'di ba? But hindi lahat ng scenario ganun.
So minsan mag-i-inquire tayo through page, social media or internet na and then merong mag-a-assist sa atin doon. So dapat doon pa lang obserbahan na natin siya. Kilatisin na natin kung helpful ba siya, totoo ba siya sa sinasabi niya. Tawag dito, responsive ba siya? At the same time, dapat nabibigay ba niya yung mga requirement natin when acquiring a property. So in technicality naman, pwede mo rin naman tanungin kung licensed salesperson siya. So napaka-importante nun. Last on my list would be preference. So ano ba tong preference? So sa tingin ko, ito yung mga bagay na mga requirement mo or unique requirement mo when buying your own property. So ito yung baka kinukonsider mo yung laki ng pamilya mo na dapat yung bedroom mo interior sa loob would be 3 bedroom, 2 toilet and bath. Minsan sa exterior, gusto mo mas malaki naman yung lupa sa labas. Mas may parang gusto mo mas mahangin yung property mo. May mga client naman kami, ang preference nila would be yung bahay nila nasa end unit or corner lot. So yun yung mga bagay na yun. Meron din naman ako ng mga client na prefer nila would be yung pintuan nila or yung harap ng bahay nila would be facing sunrise. So yung mga ganung unique preferences ng mga client or ninyo, kung bibili kayo ng own property ninyo, pwede nyo rin i-consider yun when buying your first home. So I think that's it. That's all of my list. And if in case you have your own ideas or additional tips na pwede nyo i-share, just comment down below on our comment sections para ma-share nyo rin at makatulong din kayo dun sa mga gustong bumili ng first property nila or yung una nilang bahay as a family. And I think that's the end of my video. At kung nagustuhan mo yung video ko, please click subscribe and hit the notification bell button para ma-inform ka pag may mga new videos akong may upload. Thank you for watching! Bye! Thank you.